Mga idol at kabayan, good news! Nangangamoy bago na naman sa mga nagtatanong kung ano na ba ang update sa 30 mga tangke o light tanks na binili ng Pilipinas sa Israel. Siguradong matutuwa kayo. Muling inaktibo na ng Philippine Army ang 1st Tank Battalion nito matapos ang 61 taon. Ngayon lang magkakaroon ng pagkakataon na buhayin muli ang 1st Tank Battalion ng hukbong katihan ng bansa. Ang mga paghahanda ng Philippine Army ay dahil na rin sa malinaw na banta sa loob at labas ng bansa. Ilang dekada mang napabayaan ang kahalagahan ng firepower ng sundalo. Ngunit hindi pa huli ang lahat dahil malapit na nilang makamtan ang mga bagong assets na noon ay imposible. Pero ngayon ay posible na. Yan ang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video. Pag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Sa Camp O'Donnell, Barangay Santa Lucia, Kapastarlak, muling isinaaktibo ng Armor Pambato Division ng Philippine Army ang kanilang 1st Tank Battalion noong Huwebes, 21 ng Abril taong kasalukuyan, kasama ang Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Romeo S. Browner Jr. bilang panauhing pandangal at speaker. Ang Tank Battalion ay muling naisaaktibo pagkatapos ng 61 taon. Mula noong ito ay na-deactivate noong 1961, ang unit ay may inisyal na asset na 34 na tangke, ang M4 Sherman at 7 M41 Walker Bulldog ay itinalaga sa ilalim ng 1st Infantry Tabak Division na pinamumunuan nooy ni Major Rafael Zagala na kalaunan ay napromote bilang Major General at naging Commanding General ng Philippine Army. Mga idol at kabayan, grabe, 61 taon at ngayon ay muling binuhay ng Philippine Army ang 1st Tank Battalion. Ito ay dahil meron ng sapat na kagamitan ang ating bansa. Good news! Dahil isa lang ang ibig sabihin nito, malapit nang dumating ang mga bagong tangke ng Pilipinas, hindi lang 10 o 20 ang parating. Alamin, kinumpirma ng Philippine Army na darating ngayong taon ang 30 mga tangke na binili nito sa Israel. Ayon sa Philippine Army, sa taong ito ang 18 unit ng ASCOD 2 Sabratruck light tanks na nakamount ang isang 105mm cannon at 10 Pandor 8x8 World light tanks na nakamount din ang isang 105mm cannon bilang karagdagan sa puwersa ng Armored Division. Kasama rin sa pag-deliver ang isang command post vehicle at isang recovery vehicle na i-deploy sa tank battalion. Ayon kay Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Romeo S. Browner Jr. sa nagdaang Marawi Siege, malaki ang naging aral na ibinigay nito. Dagdag pa niya, napaka-importante na kailangan patuloy ang pag-modernize at dapat na makuha ang tamang mga equipment upang maabot ang firepower na kinakailangan ng hukbong katihan ng bansa. Dagdag pa rito, dahil sa malinaw at kasalukuyang panganib na 7 banta mula sa mga dayuhan, ang Philippine Army bilang bahagi ng Joint Force Operation ay nangangailangan ng mga lethal firepower power platform upang gampanan ang mandato nito sa pag-secure ng soberanya at teritoryo ng bansa. Sa ating Armed Forces of the Philippines, tandaan nyo, kayo ang hero ko. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good news, Philippines! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!